sa kahit na asan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kahit na asan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral, ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang ng mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mabuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating, kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Sa Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag, "Lakasan mo ang iyong loob." Sabi nila, "Tumindig ka," ipinatatawag kanya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Gising na po ba? Ngayong araw po, sa ating unang pagbasa, narinig po natin na ang Panginoon daw ang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas niyang kaliwanagan. At sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin ang kwento ng isang bulag na si Bartimeo
na pinagaling ng ating Panginoon. Ganoon din po, tinawag siya mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At yung ating poong Jesus Nazareno po, ito yung patuloy na ginagawa sa ating buhay. Tayo ay iniaalis sa kadiliman ng ating mga karanasan sa buhay na ito patungo sa kaliwanagan. Kaya magandang tingnan, maganda ring balikan yung mga panahon na tayo ay nagdaan sa kadiliman. Kadiliman sa ating mga karanasan dahil sa mga pagsubok ng ating mga buhay, o kaya naman kadiliman dahil sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkakasala. Yun po yung mga dahilan ng pagdating ng kadiliman sa ating mga buhay, na kung minsan ay nagiging dahilan upang tayo ay tunay na mawalan ng pag-asa, kasalanan at mga pagsubok. Ngunit kung babalikan din natin, yung Panginoon po ay palaging narariyan sa ating tabi, sa ating paligid. Nag-aabang na tayo ay magbalik sa Kanya, tumawag sa Kanya. At yung Panginoon po na lubos na nagmamahal sa atin, makakatiyak po tayo. Palaging gumagawa ng paraan at nagnanais na tayo ay hanguin mula sa kadiliman patungo sa Kanyang kaliwanagan. Kaya unang-una po sa lahat, yung ating Panginoon po, ipinapaalala sa atin sa araw na ito, ninanais niya na yung bawat isa sa atin, mabigyan niya ng liwanag na magdudulot sa atin ng kaligtasan. Kung babalikan po natin yung kwento ng bulag sa Ebanghelyo na si Bartimeo, nung narinig niya, dahil hindi siya nakikita, nung narinig niya na si Jesus na taga Nazareth ay nasa kanilang lugar, ano pong ginawa niya? Nagsisigaw siya. Tinatawag niya, "Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako." Ano pong ginawa ng ibang tao nung naririnig nilang sumisigaw si Bartimeo? Nung una, pinapatigil siya. "Tumahimik ka, tumigil ka." Ano pong pinapaalala at ipinapahayag noon? Sa atin pong buhay, kapag tayo ay nagsusubok na sumigaw at tumawag at lumapit kay Jesus, may mga pagkakataon po na may mga tao na pipigil sa atin. Pipigilan tayo, "Huwag mong tawagin yan, tumigil ka, manahimik ka." Pero anong ginawa ni Bartimeo? Dahil sa kanyang pananalig kay Jesus, kahit na may mga taong pumipigil sa kanya, siya ay nagpatuloy na tumawag kay Jesus. Patuloy siyang nagsumikap na sumigaw dahil sa kanyang pananalig kay Jesus. Kahit na may mga ibang taong pumipigil sa kanya, hindi siya nagpatinag, patuloy siyang tumawag kay Jesus. At ito po yung isang mahalagang imbitasyon sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nasa kadiliman at tayo ay nakakakita na ng liwanag, nakakaramdam na ng presensya ng Panginoon, patuloy po tayong tumawag sa Kanya. Huwag nating hayaan na ibang tao na pigilan tayo na lumapit sa ating Panginoon. Huwag natin na yung ibang tao pigilan tayo na sumigaw at tumawag sa Panginoon. At yung Panginoon, napakinggan po natin sa Ebanghelyo, napapakinggan, naririnig niya ang ating mga sigaw. At anong ginagawa niya? Siya ay tumatawag sa atin. At kung minsan, katulad sa Ebanghelyo, nung narinig niya yung bulag na sumisigaw sa kanya, sabi niya sa kanyang mga kasama, "Tawagin ninyo siya." Gumagamit po siya ng ibang mga tao para tayo ay tawagin kapag tayo ay nawawala at nasa kadiliman. Kaya magpasalamat din po tayo sa mga taong ginagamit ng Panginoon para tayo ay matawag, papalapit at pabalik sa Kanya. Sumama po tayo. At yung isa pong mahalagang imbitasyon pa, tayo rin nawa ay maging instrumento ng Diyos para tawagin ang mga taong nangangailangan sa Kanya. Anong sinabi ng mga taong tumawag sa bulag na si Bartimeo? "Tumindig ka, lakasan mo ang iyong loob." Sana tayo ay maging boses din na nagpapalakas ng loob sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid na nanghihina at nasa gitna ng mga pagdududa at mga karamdaman. Maging boses tayo
na nagpapalakas ng loob sa mga taong nangangailangan ng pag-asa, sa mga taong nangangailangan sa ating Panginoon. At ang huli pong nangyari, tinanong ng ating Panginoon, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ito rin po yung patuloy na tinatanong sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nakikiharap sa Kanya. Ano ba ang ibig niyong gawin ko sa inyo? Ito po yung patuloy na tanong ng ating Panginoon. At nawa yung ating maging sagot ay maging katulad ng sagot ng bulag sa Ebanghelyo na si Bartimeo. Ang patuloy nating maging panalangin sa Panginoon ay yung kakayanan na makita natin yung Panginoon sa bawat panahon ng ating mga buhay. Kasi kung minsan, dahil sa ating mga pinagdaraanan o kaya naman sa ating mga pagkakasala, ang ating mga mata ay nasasaraduhan, lalong dumidilim, kaya hindi na natin makita yung pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi natin makita yung Kanyang ginagawang paggabay sa atin. Kaya anong patuloy nating panalangin sa ating Panginoon? Panginoon, tulungan mo kaming makita ka sa araw-araw ng aming mga buhay upang makita namin ang aming susundan patungo sa buhay na walang hanggan, patuloy sa kaliwanagan. At yung Diyos na nakakakita sa ating mga pananalangin, sa ating mga pagsigaw, ibinibigay niya ang ating pangangailangan. Ibinibigay niya ang nararapat para sa atin. At anong nangyari matapos niyang pagilingin at pakitain ang nabulag? Yung bulag na si Bartimeo sa dulo ng Ebanghelyo ay naging disipulo ng ating Panginoon. Nawa yung ating karanasan ng kabutihan ng Diyos ang maging patuloy na epekto sa atin ay ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Patuloy na pagkapit, patuloy na pagdedebosyon, at patuloy na pagmimisyon para sa ating Poong Hesus Nazareno. Nawa yung kabutihan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung ating pakikiharap at patuloy na pakikiugnay sa ating Panginoon, ang maging epekto nito ay ang ating pagsunod at pagmimisyon sa ating Panginoon. At kung babalikan po natin yung kwento kung bakit napakaraming deboto ng Poong Hesus Nazareno, dahil ang Panginoong Hesus Nazareno para sa mga deboto ay naging mukha ng pag-asa. Mula sa kadiliman, hinango sila at dinala sa kaliwanagan. At ang kanilang karanasan na iyon ay ipinagpapasalamat nila ng lubos sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya naman patuloy silang namimintuho, patuloy silang humaharap, patuloy silang nagtataas ng kanilang sarili sa pagdedebosyon sa Kanya. At yung kanilang pagdedebosyon, itinutulak sila para gumawa ng kabutihan sa kanilang mga kapwa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, patuloy nawa tayong kumapit sa Diyos, lalo na sa mga panahon na tayo ay may pinagdaraanan, patuloy na sumigaw sa Kanya. Huwag sumuko kahit na may mga taong pumipigil sa atin. Dahil ang Diyos nakikinig sa ating mga hinaing, ang Diyos sinasagot ang ating mga panalangin ayon sa ating pangangailangan at ninanais niya ang mabuti at maliwanag sa ating mga buhay. At pinapaliwanag ng Diyos ang ating mga buhay upang tayo rin ay magdala ng kaliwanagan sa buhay dito sa mundong ito para sa ibang tao, ngayon pa lamang hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso sa bawat panalangin ang ating sasabihin. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao
manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan, at hindi minahal ng ating lipunan, manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay, manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makahati sila sa Kanyang kaluwalhatian, manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Sa katahimikan nating itas sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na iningalay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maitaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Takong ingalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Patid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Patid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag kay natakpuan, pauwi sa balikat ko'y papasan. Handa kong ingalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa.
Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang magkaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog naming ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, mayroon po tayong Panginoong Diyos, ang poong Jesus Nazareno, na nagnanais na alisin tayo mula sa kadiliman at dalhin tayo sa kanyang kaliwanagan. Nawa tayong mga niliwanagan ng ating Panginoon ay tunay na makapagdala ng liwanag ni Kristo dito sa mundong ito. Tayo nawa ay maging boses na nagpapalakas ng loob sa mga kapwa natin na nangangailangan. Patuloy nawa tayong magsumikap na humarap sa Kanya, tumawag sa Kanya ng buong pananalig upang tunay nating maranasan ang kaligtasan at kapayapaan sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinto ka namin, aral mo ang amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro
Padre Jesus Nazareno, dinaranal ana amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ana amin.